So ibig sabihin, before pang bumuka yung bibig po ninyo, naka-ready na yung mitigation plan. 4 announcement na lang this week. Ita ninyo, natunugan siguro ninyo. Kaya sumabay kayo sa pagsasalita para isipin dahil sa inyo. Sabi rito mga kababayan sa balita ng Politico News, sabi ni Kokoro Kokok, "Wag puro Maharlika fan, Coco Pimentel tells Marcos, prepare for El Nino." Ito talaga si Coco Pimentel mga kababayan, hindi siguro nakikinig sa mga balita. Ako nga, alam ko dito sa province, nandito ako sa Bicol, sa Albay. Wala man ako dyan sa Metro Manila. Pero alam ko yung mga plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw, naka-base ka na dyan sa Manila bilang senador. Di ka yata nakikinig sa mga pronouncement ng ating Pangulong Bongbong. Pinakikinggan mo lang siguro. Sarili mo. May sarili ka yatang mundo. Saka yung... pinakikinggan mo lang yung mga speeches ni Risa Ontiveros. Palibasa, parehas kayo. Basta lang may maisabi sa mga reporters at mapag-usapan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento ni Coco Pimentel, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated po sa mga balita galing sa Palasyo Malacañang. Di ba? At hindi kayo mapaniwala sa mga patutsada ni Coco Pimentel. And like and share na rin po ninyo mga kababayan ng ating video. At wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para may magamit po tayong pambayad sa tubig. Di ba? Preparasyon natin sa El Nino phenomenon. Ayun o, sabi ni Coco Pimentel, wag daw puro Marlica. Saka, yung Marlica fan, kailangang lagi yon pinag-uusapan para lalo ma-promote. Kasi, through this Marlica fan, may magagamit tayong pundo para sa implementasyon ng mga malalaking proyekto. Kasama na doon yung mga dams. Di ba? Para may maisupply tayong sufficient na tubig para sa ating mga mamamayang Filipino. Irigasyon para sa mga magsasaka na hindi man lang dinagdagan yung Angat Dam ng mga dilawa ng humawak ng posisyon sa gobyerno. Ano na ipagawa din yung mga dilawan? Sige nga. Hindi man lang nadagdagan yung mga projects noon ni dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Lahat lang kayo politika. Ayan tuloy o, tingnan ninyo ngayon. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsabi na, hindi ka pa nagsasalita, nagsabi na siya, may mga announcements na siyang sinabi at tungkol sa mitigation sa El Nino, mama, ibigay ko sa'yo, i-discuss natin dito. Alam na ng mga tao at ng mga officials po ng Marcos administration, may instruction na yung ating Pangulong Bongbong. Basta lang po kayo may maidaldal, mema ka na ng mema. What? Ito yung mema ni Coco. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III called on Marcos administration to be proactive. What? Wala ka pang sinasabi. May ginagawa na yung ating Pangulo. Maging proactive daw mga kababayan as if yung Pangulong Bongbong wala pang ginagawa. For the threat of the El Nino phenomenon, instead of rushing the creation of Maharlika Investment Fund, lagi siyang ano, lagi siyang galit sa MIF. Ayaw na ayaw niya mga kababayan yung Maharlika Investment Fund kasi ito yung tutulong sa pagtagumpay ng Marcos administration po.
Sabi dito ni Pimentel, nag-warning siya that El Nino and Niño could wipe out 3.3 billion US dollars in the country's gross domestic product, citing a statement niya na ginawa ng Union Bank of the Philippines na Union Bank of the Philippines chief economist na si Ruben Carlo Asuncion. Yung source niya ng mga studies, hindi na gobyerno. Galing na sa pribadong bangko. The 1997-98 El Nino phenomenon also caused drought in 70% of the country according to Columbia University study. Dagdag pa ni Coco Pimentel. Wala ka bang data galing sa mga agencies ng gobyerno? Ang sinasite mo pang mga data kung saan-saan galing? Galing pa sa Columbia, yung isa Union Bank, ito naman Columbia University. The adverse effects of water shortage in El Nino have far-reaching consequences on various sectors of the economy. Alam po yon ng ating Pangulo. Kailangan man na-experience niya to noong panahon pa. O lopas naka-experience nito. Panahon ng kanyang tatay. Yung matinding tag-init kung saan nagkulang sa pagkain po. Pati yung kuprahan namin noon. Lumiit ng lumiit yung bunga ng niyog. At ito rin yung dahilan kung bakit natingga po ako sa pag-aaral kasi wala na kaming ani. Alam natin to, mga kababayan. So I have to stop for half semester. Kalating taon ako pong hindi nakapag-aral, hindi nakapag-patuloy ng pag-aaral. Kailangan kong tuminga. Walang pang-tuition eh. Walang kupra. What? Di ba? So sabi niya, the adverse effects of the water shortage in El Nino have far-reaching consequences on various sectors of the economy. Alam natin ito. I experience it myself. Bakit? Noon, nawalan kami ng tubig na maiinom. Yung balo namin po, talagang nag-dry siya totally. I have to walk several kilometers para mag-fetch ng sumalok ng tubig. Napakalayo yung nilalakad ko nun sa bundok. Na-experience niya mo yun, Na-experience mo yun, Senator Coco. Sabi rito niya, past droughts and water crisis have caused a significant toll on the economy, business, agriculture, power generation, public health, and natural resources, among others. Nagkulang sa pagkain noon, mga kababayan, because of the drought. Nawala yung bigas, mga kababayan. Kasi siyempre, na-destroy yung mga pananim, yung mga rice field, hindi mataniman. Kaya nga may mitigation po na inihanda yung ating Pangulong Bongbong. Kaya lang, di man po kayo nakikinig. Kasi kung nakinig kayo, kung alam ninyo, di sana wala na kayong statement na ganito sa media. What? Di ba? Sabi niya rito, the president himself expressed concern about the looming water crisis in the country where 11 million families still have no access to clean water, Pimentel said. Oh, yun naman pala, alam mo, bakit sinasabi mo pa na huwag puro maharlika fan, kailangang isama sa SUNA. Kahit hindi niya isama sa SUNA, mga kababayan nito, naka-ready na yung mga mitigation. Kasi sabi ng mga concerned agencies ng ating gobyerno tulad ng PAGASA, ma-experience natin ito as early as next year. Sabi ni Coco Pimentel, the concerns about the impending water shortage in El Nino phenomenon were made earlier. Ano na ang ginagawang hakbang ng gobyerno? Pimentel said. Talagang hindi niya alam, mga kababayan.
As I said before, Anya, the government should take an anticipatory approach and not merely be passive in addressing these challenges. Nakikisakay lang po kayo para pagalimbawa in-implement yung mga yung mitigation plan ng gobyerno, sasabihin ninyo dahil sa statement ninyo. What? Wag kami kukurukuko. As to his advice to the present administration, Pimentel said, wag poro maharlika investment fund. Yan ang sabi mga kababayan ni Coco. Wag daw poro maharlika fund. Kailangan daw tutukan itong El Nino. Pinalalabas ninyo, walang ginagawa yung ating gobyerno. Itutulad pa ninyo doon sa mga previous administrations ng mga dilaw na talagang laging sablay sa mga panahon ng disaster. Di ba? Pag may mga calamity, may mga emergency, pati yung mga action na plan nila, laging sablay. Ito yung ano, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, El Nino Mitigation Plan coming this week. Ano, published by Philippine Daily Inquirer. Yeah, before pa kayo na nagsalita, nakapag paabot na ng advice yung ating Pangulong Bongbong Marcos. President Ferdinand Marcos Jr. said that a mitigation plan for El Nino phenomenon is coming this week. We will have a plan for the mitigation of the effects of El Nino this week. You see? So, ibig sabihin, before pang bumuka yung bibig po ninyo, naka-ready na yung mitigation plan for announcement na lang this week. Ita ninyo, natunugan siguro ninyo. Kaya sumabay kayo sa pagsasalita para isipin dahil sa inyo. Bumaksyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. What? Huwag kami, Coco. Matagal na to na dinidiscuss ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi in-advise na siya ng pag-asa. Last month pa siya nagsasalita tungkol sa pag-anda sa El Nino phenomenon. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we will have a plan for the mitigation of the effects of El Nino this week. I just spoke to the Secretary of DENR and she has told me that she will be prepared to make public what needs to be done. Ano yung mga dapat na gagawin? The President said the Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, Department of Agriculture, and the National Irrigation Administration are working together just to mitigate the effects of El Nino phenomenon. El Nino this coming, at least for this year. Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson Anya will also help create a contingency plan para sa El Nino. So sabi niya, because we have enough surface water, pasensya na kayo kung medyo maingay, umuulan kasi. Yung tunog ng bagsak ng ulan po, yun ang naririnig ninyo, maugong. So sabi niya, because we have enough surface water, it's just a question of protecting it, Anya. We are designing now a system of catchment basins that only for flood control. The original plan was only for flood control, Anya, sabi ni President Bongbong Marcos. In April, Marcos had ordered a government team to focus on mitigating the effects of the El Nino phenomenon. Noong Abril pa, Coco, ano na ngayon? Di ba July na ngayon? Kaya yung statement mo kahapon mo palang naisip. Sumasabay ka lang. Sumasakay ka lang. Alatang alata naman. Para lang may
masabi ka sa mainstream media, sa mga reporters, at pag-usapan yung pangalan mo, papapansin ka man lang eh. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, advance ko mag-isip eh. He had also ordered the creation of the Water Resources Management Office under the Department of Environment and Natural Resources. Due to the effects of the El Nino phenomenon, water scarcity threatens many Filipinos, sabi ng ating Pangulo. Kaya niya, nag-order na ako, ipinag-utos ko na dito sa mga concerned agencies na pagandaan yung magiging epekto nito sa ating bansa. So sabi rito sa balita, however, it is a worldwide phenomenon with the United Nations warning countries to prepare for higher temperatures. Kaya yung Amerika, gustong i-block yung araw. What? I-block daw mga kababayan, harangan yung araw. Ano na lang na iisip. Para daw mga kababayan malabanan yung pag-iinit ng mundo. Oh, you see? By their own admission, mga kababayan, hindi man yung mga itong mga sinasabing mga industries galing sa mga pabrika, yung talagang kausa po ng global warming, climate change. Niloloko lang tayo. Saan man niya, Mr. Maravillas, nakuha yung balita na ibablock ng Amerika. May proposal po, pinag-aaralan nila. It is an admission na talagang ang cause po ng global warming po, yung araw. Ano man po ang ibang kausa niyan? Di ba pag maaraw po, mainit? pag maambon po, di malamig. Di ba? At babagsak yung ulan, lumalamig. Ganun lang po. That is elementary science. Ipinasok po ng mga so-called climate change experts. Ayun. Kung ano-ano na po na mga binabalita, na politika na po, agenda po talaga siya, actually, ng United Nations. Pero ngayon po, ibigay ko sa inyo yung balita. May proposal na i-block daw yung araw to cool the earth para lumamig daw yung mundo kasi nagkakasunog palagi. May heat wave na tumatama sa iba-ibang bansa, lalo na sa Amerika and Europe. At nagkakasunog. O diba, yung mga forest fires, bush fires na mga nangyayari sa Amerika, Australia, Europe. Ayun. Ito yung balita. From politiconews.com. Yan na, gustong i-block. Basahin ko. White House cautiously opens the door to study blocking sun's rays to slow down global warming. You see? Ayun ah, ang balita po mga kababayan. Basahin ko sa inyo. A Biden administration report required by Congress outlines research options for a last-ditch effort to slow the heating of the planet. But the White House says it's not changing its climate strategy. The White House offered measured support for the idea of studying how to block sunlight. Gusto nilang i-block yung sikat ng araw para hindi na tumama sa mundo. Para daw i-cool down yung ating planet. Talaga po, tama yung prophecy. Mamaya, babasahin ko sa inyo yung sinasabi sa Word of God. It is unfolding talaga po. Didilim sa mundo. You see? And there will be signs in the sun and in the moon and stars, sabi sa Word of God, and upon the earth perplexity among nations.
men fainting from fear for what is coming unto the world. For the powers of heaven shall be shaken. Alam ba ninyo, nasa Word of God siya. You see? O, ngayon, sabi rito, basahin ko muna ito sa inyo. The White House offered measured support for the idea of studying how to block sunlight from hitting Earth's surface as a way to limit global warming down. In a congressionally mandated report that could help bring efforts once confined to science fiction into the realm of legitimate debate, the controversial concept known as solar radiation modification. Imo-modify po nila yung tama ng sikat ng araw sa ating planet. Dati, yung ginagawa nila, kaya nagkakaloko-loko yung ating weather modification yung ginagawa nila. Ngayon naman po, solar radiation modification yung gusto nilang gawin. What? Pinakikialaman nila yung natura. Kaya tingnan ninyo yung nagiging epekto sa atin. Tribulation po ang bagsak ng mundo. Talagang ganon ang direction po ng mundo dahil sa pangingialam ng tao. Sumobra yung talino eh. You see? So sabi rito, para daw labanan yung climate change, but one that could have unknown side effects. Hindi nila alam kung anong adverse side effects, mga kababayan, stemming from altering the chemical makeup of the atmosphere, sabi po ng mga scientists. Na-alarm yung mga scientists po sa ganitong proposal. The White House report released late Friday indicates that the Biden administration is open to studying the possibility that altering sunlight might quickly cool the planet. Yun ang ini-expect nila, mga kababayan. But it added a degree of skepticism by noting that Congress has ordered the review and the administration said it does not signal any new policy decisions related to a process that is sometimes referred to or derided as geoengineering. Many times na discuss na natin sa mga previous videos natin, mga kababayan. Matagal-tagal na po yung tinatawag natin na weather engineering, geoengineering. Sinasabotahin na nila po yung ating atmosphere, the weather condition. Kaya tingnan ninyo yung mga nangyayari sa ating mundo. Kakaiba na po. Tumitindi yung mga heat waves. Tumitindi yung mga bagyo. Nagiging mga super typhoons na po siya. O kailan lang siya na na-experience natin. Di ba, just ano, several years ago, yung Typhoon Yolanda, super typhoon, napakatindi nun, mga kababayan. Kaya nga, marami na po ano, nag-iisip na talagang it could be the result of possible weather engineering po. So sabi rito, a program of research into the scientific and societal implications of solar radiation modification or SRM would enable better informed decisions about the potential risks niya and benefits of SRM or solar radiation modification as a component of climate policy alongside the foundational elements of greenhouse gas emissions. Mitigation and adaptation, the White House report said. Kakaiba na po yung mga pinagagawa ng tao ngayon. SRM offers the possibility niya of cooling the planet significantly on a time scale of a few years. Still, the White House said in a statement accompanying the report, there are no plans underway to establish a comprehensive research program focused on solar radiation modification. Nagdadalawang isip sila. Buti naman po. Baka mapanood naman ito ni Ed Bangaw, sabihin, fake news na naman tayo. I-fact-check na naman tayo. Oy, politiko nyo, i-check ninyo kung ano yung, ayan o. Politico.com. Yun ang source natin o.
si Biden ang i-fact check ninyo. Si President Biden, tapos yung Congress ng Amerika, kasi sila yung nagsasalita dito. Sila yung nagsasabi nito. So sabi rito, skeptically or not, that the White House weighed in on solar experimentation at all is remarkable. The concept has created divisions among experts, with some saying it could be the last line of defense against runaway warming if nations fail to reduce their greenhouse gas emissions, while others warn that it could result in an atmospheric substance dependency that, if stopped, could lead to abrupt increases in temperatures. Imbis makatulong po, lalong nasira yung ating planet, mga kababayan. Sabi rito, the fact that this report even exists is probably the most consequential component of this release, said Sochi Talati, the executive director of the Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering, a non-profit that seeks to include developing countries in the debate over solar modification. Talagang seryoso sila. This report also signals that the U.S. government is supportive of well-governed research, including outdoor experimentation, which I think is quite significant, sabi po rito sa report. The report, which was required by Congress in a policy report accompanying the 2022 Appropriations Bill, was released the same week that European Union leaders opened the door to international discussions of solar radiation modification. It also followed a call by more than 60 leading scientists to increase research on the topic. Gusto na nilang pangialaman, mga kababayan, pati yung ating araw. Gusto nilang i-block. The 44-page document considers a few plausible ways to limit the amount of sunlight that hits Earth, all which could have significant drawbacks on ya. One method is to multiply the amount of aerosols in the stratospheres to reflect the sun's rays away from the planet. You see? So, imamodify nila, mga kababayan, ibablock nila using aerosols. A process that can occur naturally after major volcanic eruption. Others include either increasing cloud cover over the oceans or reducing the amount of high-flying cirrus clouds which reflect solar radiation back to Earth. Kaya mga kababayan, in the coming months or years, baka po kung umulan para nang yung panahon ni Noah. 40 days and 40 nights, mga kababayan. Kasi pinangialaman na po nila yung ating atmosphere. O kung hindi, lalo uminit ng todo. At hindi na mataniman yung ating mga kalupaan. That could be the consequence nitong pangingialam nila sa ating atmosphere. Sabi rito, there are risks associated with each form of solar radiation modification, the report said, that can affect human health, biodiversity, and geopolitics. Kita ninyo, mga kababayan, bantay kayo sa mga susunod na mga buwan, mga kababayan, kakaiba ang mangyayari sa ating mundo. That's because modifying sunlight could alter global weather patterns, anya. Disrupt food. Talagang magkakagutom, as prophesied in the Word of God. Gagamitan na po nila ng fallen angel technology, sabi ko sa inyo. These are all fallen angel technology. Kasi ito pong mga taong ito, under the command of the fallen angels na po, na ang tawag ng modern man, aliens. Malamang nga yung iba dyan, ang sinusunod na po, ang mga political advisors nila, hindi na po tao, non-human entity na. Di ba? So, this could disrupt food supplies and lead to abrupt warming
if the practice anya was widely deployed and then halted. It also would not address air pollution from fossil fuels or ocean acidification, a major threat to coral reefs ecosystems, driven by the overabundance of carbon in the air and seas. So, yun po mga kababayan, yung mga peligro. So, sabi rito, at the same time, the White House emphasized that it was important to compare those uncertainties with the present dangers anya associated with a hotter planet. Climate change is already having profound effects on the physical and natural world and on human well-being. And these effects will only grow as greenhouse gas concentrations increase and warming continues, sabi po sa report. Understanding these impacts is crucial to enable informed decisions around a possible role for SRM in addressing human hardships associated with climate change. The White House said that any potential research on solar radiation modification should be undertaken with appropriate international cooperation. So, in the coming days, mga kababayan, expect for more bizarre weather patterns. Yun, hindi mo na maintindihan kung ano na yung tumatama sa ating mundo. Policymakers in the European Union have signaled a willingness to begin international discussions of weather and how humanity could limit heating from the sun. Guided by the precautionary principle, the EU or European Union will support international efforts to assess comprehensively the risks and uncertainties of climate interventions, including solar radiation modification or SRM, and promote discussions on a potential international framework for its governance, including research-related aspects, the European Parliament and European Council said in a joint communication Wednesday. The White House did not immediately respond to the questions about the timing of the new report or its potential political significance, sabi po dito. Ngayon, given the polarized political climate in the United States, the Biden administration is right to proceed with caution, said Talati, a political veteran of Capitol Hill in the White House, who most recently served in President Joe Biden's Energy Department. Politicization around climate change has obviously been the huge driver of policy gridlock or reducing carbon emissions, she said. And so I think trying to avoid politicization around geoengineering is also important. Kaya pala mga kababayan, in the Word of God, ganito yung mga mababasa natin. Sabi dito sa Mark 13 verse 24, but in those days, anya, after that tribulation, the sun will be darkened. Kita ninyo? And the moon will not give its light. Yung sun daw, hindi na sisikat. Ano, covered na po eh. Blinak na. At pati yung buwan, hindi na ninyo masisilayan yung kanyang liwanag. Yan o. But in those days after the tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light. Mas advanced po kaysa sa kanila, mga kababayan, yung Bible. You see? So this is an unfolding prophecy, mga kababayan. Ano sabi ni Isaiah? Sa Isaiah, ni Prophet Isaiah, Isaiah 13 verse 10, sabi rito, for the stars of heaven, for the stars of the heavens, and their constellations will not give their light. Pati yung mga bituin, hindi na natin makikita. Na kobera na. You see? The sun will be dark at its rising, kahit sa silangan. Hindi na po sisikat. Wala na kayong makikita ang sisikat pang araw. You know, the sun will
will be dark at its rising, and the moon will not shed its light. Kita ninyo? Ay, ito yung matindi. Ito siguro yung ano, yung consequence. Mga kababayan, Isaiah 24 verse 19 to 20, sabi rito, the earth is utterly broken. The earth is split apart. Nagkalindol yata, nagmatindi. You see? The earth is violently shaken. The earth staggers like a drunken man. Para daw nalasing na mga sumusuray-suray. Yung mundo daw, oh, ito yung sabi rito ni Isaiah. It sways like a hat. Its transgression lies heavy upon it. And it falls and will not rise again. Ita ninyo? O ngayon, sabi sa Revelation chapter 8 verse 12, the fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened. You see, and a third of the day might be kept from shining, and likewise a third of the night. Ano tingin ninyo mga kababayan? Ito yung description po sa panahon ng tribulation. I think we're so close, mga kababayan, sa tribulation period. At sabi ko nga sa mga previous na videos natin, straight ahead, tribulation. Next exit, rapture. Dapat po talaga makasama sa rapture. That is the mass evacuation na gagawin ng ating Panginoon. Kasi pag hindi ka nakasama sa mass evacuation, itong mundong ito talagang swerte lang ninyo kung mag-survive kayo. Mr. Malamilya sa Madania, tinatakot muna naman yung mga, iyan ang sabi sa Bible eh. There will be great tribulation. Itong mga taong ito, ang inspirasyon po nila, mga fallen angels na. And they're using the technology and their knowledge, mga kababayan, ginagamit po sa kalukuhan. Ito talagang may paglalagyan. Gayon yan, pinangingialaman ninyo yung mga dapat na hindi ninyo pangialaman. Di ba? Sumobra yung talino ninyo. Sabi sa Word of God, yung talino ng tao, actually, kamangmangan sa ating Panginoon. What? Di ba? Yun man lang po, binibigay ko sa inyo yung mga balitang to. Mula lang doon sa kwento ni Coco Pimentel, napunta tayo sa kung ano-ano mga mga kwento, mga kababayan. Pero kwentong totoo po. Hindi fake news. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ayos? Ito naman po, mga kababayan, Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.